Magandang umaga po mga idol. Ang gagawin naman natin dito ay magre-rematch tayo or tawagin natin ay riveting ng RS 100 2-stroke. Yan. Shoutout po sa mga taga 2-stroke lovers ng Facebook. Yan po sa mga group ng lovers. 2-stroke lovers po yan. Paano tayo magre-rematch nito? Ano nga ba yung unang tatanggalin natin dito? Ang gagawin natin dito, mapapansin natin mga bossing, may makikita kayong tatlong rivets. Iga-grind natin yung tatlong yan. Kaya kailangan natin i-grind yan. Ayan. Makasaya tayo. Dalawa na tayo. Sige lang. Ay na. Ngayon mga idol, nag-ray na natin yung tatlo. Ang gagawin natin dyan, kailangan nahanapin nyo yung pinag-ray na nyo na rivets. Talagyan nyo siya ng marker. Hanap kayo ng concrete nail na matilos na bagay. Ito na mga idol, ito yung concrete nail natin. Kaya kailangan pantay ito para hindi mabasag. Kung maaari po ay maglagay tayo ng sakit. Pero mamaya natin lalagyan siya ng tukod para tandaan muna natin kung nasan yung ating tatandaan. Yan. Inandaan lang natin mga idol para madali natin mamaya. Yan, tinandaan lang natin. Yan. Yan mga idol, tinandaan na natin yung tatlo. Kasi po, pwede pong mabasag ito pagka nakalapat ito dito, lalo't hindi po pantay ang semento. Kaya nga gawin natin, hahanap tayo ng tubo dito na kasya na nakatukod, okay? Ito mga idol, pwede na ito sa spark plug yan. Gaganyan nyo lang siya, tapos nakaganyan. Tapos banatan nyo lang siya ng ganyan. Yan. Yan o, ganyan lang mga idol o. Yan. Tapos next, ganun din. Ayan o, okay na. Yan na mga idol, okay na. Hintay na lang natin yung rivets. Ito na mga idol yung kanyang damper. Matigas na yan. Yan, matigas na po yan. Apalta na natin ng bago yan. Ito na mga bossing o, SK brand. Maganda rin to. Gabis din tong SK brand na to. Magawin natin. Bubuhay muna natin siya. Lalagay natin to. Pagka kasi mga bossing ginawa nyo, nilagay nyo kasi itong ating damper, mapapansin po natin na manipis. Manipis yung damper nya. Kaya pinaka the best dito mga boss, ang gagawin natin, kung mapapansin nyo po, ito ay pag lumapat, halimbawa po, lumapat to dito. Kaya ang gagawin natin, babaligtarin lang natin, pwede naman yan. Pag lumapat po yan, anong nangyayari, hindi po napipisa itong goma. Ang napipisa ito lang. Ito lang ang lumalapat at itong pinaka-plate. Kaya ang gagawin natin, lalagay natin yan ng anting-anting. Yan, lalagay natin ng anting-anting yan para mas matibay. Hindi naman kayang tunawin to yung mga RS-100. Hindi naman kayang tunawin to mga rotiliyang to. Kaya ito yung ilalagay natin na anting-anting. Yan, magagawa tayo. Ito, ilalagay natin. Lalagay natin dyan. Tapos, lagay natin lahat.
Lagyan natin siya lahat, mga boss. Para mas matibay. Maganda at matibay. Yan. Tigi-tigisa lang, okay na yun. Yan. Tapos saka nyo ilagay yung rubber natin. Ang paglalagay ng rubber ay panayon lang. Patay na screwdriver. Yan. Ganyan lang naman yung paglalagay. Napakasimple lang, mga bossing. Yan na. Tapos para mas matibay siya lalo, yung mga pagitan, suutan nyo siya ng rotulya, mga boss. Suutan nyo siya. Tugupi tayo uli. Para mas matibay talaga siya. Yan. Yan. Para mas matibay. Lagyan natin ng palaman. Yan. Tapos gawin natin para yung pinagrinder na hindi kita, ibaligtad natin, mga boss. Baligtarin natin. Yan. Paganyan. Tapos suot nyo muna to, yung ating rivets. Suot nyo muna. Suot nyo muna yung dalawa. Yan. Tapos pangasuot nyo yung dalawa. Yan. Ito ang gagawin natin pang rivets. Ito, mga bossing. Timing gears. I-thread nyo para hindi masira yung cooler nyo. Yan. Tapos saka mo siya garutihin. Ganun lang naman. Tapos pagka napirat na, ganun lang din. Lahat ganun siya. Hanggang sa mapirat na mapirat. Paligyan mo na para makita kung ilalagos na. Parang maraming salamat. Sige, thank you. Maraming thank you. Mga bossing, napakaganda ng lapot niya, no? Sigunya lang yan. Okay. Okay na, mga bossing, oh. Basta lagay na natin yung o-ring. Ayan. Saan na natin ilalagay yung o-ring na pangmalakasan? Dito yan. Okay na. Wala na siyang kakalog-kalog, oh. Quality na. Ayan, mga boss, oh. Parang hindi na rin match, oh. Hindi niya yan, oh. Wala siyang kakalog-kalog.